Familiar ba kayo sa tinatawag na radiation? Ilan sa mga sakit kabilang ang cancer ay ginagamitan ng radiation na sinasabing nakakatulong para hindi na lumaganap ang sakit sa katawan. Pero kahit may ganito itong benepisyo, meron din itong masamang dulot sa kalusugan. Kung ano yan, alamin natin sa Pinoy Health and Wellness Report ni Peachy Gonzalez. Hindi natin maikakaila ang malawak na naitutulong ng teknolohiya sa ating araw-araw na pamumuhay, lalo na kung ang cellphone at computer ang pinag-uusapan. Pero sa kabila nito, alam mo ba na mayroon naman itong negatibong epekto sa ating kalusugan dahil sa radiation? Ang sakit na dulot ng radiation ay tinatawag na acute radiation syndrome. Ang mga negatibong epekto na maaaring ihatid sa atin ito ay depende sa haba ng exposure. Ayon sa World Health Organization, posibleng magdulot ng kanser sa utak ang madalas na paggamit ng cellphone at computer, lalo na kung lampas 10 taon ka nang gumagamit nito. Mas malaki umano ang posibilidad na maapektuhan ng radiation at magkaroon ng kanser sa utak ang mga kabataan dahil ayon sa mga scientifico, ang skull ng mga kabataan ay manipis pa, kaya naman madali itong maapektuhan ng radiation. Ngayon, ang tanong, paano nga ba maiiwasan ang negatibong epekto ng radiation sa ating kalusugan? Una, hanggat maaari, iwasang paggamitin ng cellphone ng mga batang may edad 12 pababa dahil mas sensitibo ang utak ng mga bata kaysa sa mga matatanda. Hanggat maaari, iwasang ilapit ang cellphone sa iyong katawan. Huwag matulog o ilagay sa ilalim ng una ng cellphone. Huwag rin itong palaging dalhin sa bulsa at makabubuti kung ilalagay na lamang sa speakerphone mode o gumamit ng earphone para mailayo ito sa katawan, lalo na sa utak at mata. Kung hindi maiiwasan, iharap ang kipad sa iyong katawan dahil mas mataas ang radiation sa likod ng cellphone. Limitahan sa 3 hanggang 5 minuto ang pakikipag-usap o paggamit ng cellphone. Huwag gamitin ang cellphone kung mahina ang signal, tulad na lang kung kayo ay nasa sasakyan. Ito'y dahil kusang pinapalakas ng cellphone ang radiation niya para hindi mawala ang signal. Kung ikaw naman ay gumagamit ng laptop o computer at ito ay inilalagay mo sa iyong lap, malaki rin ang posibilidad na magdulot ito sa iyo ng testicular cancer. Karaniwang malakas ang radiation kapag naka-on ang infrared o Bluetooth ng iyong cellphone. Bukod sa cellphone at computer, maaari rin pagmula ng radiation ng television, microwave oven, x-ray at maging ang mga sasakyan. Para sa DZRH Network News, Peachy Gonzalez, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita at mag-comment para alam namin ang opinion mo.